Geodome. Pero nandun din yung final slash para tapusin yung laban na yun. Pero kanyang si Chaldaban ay naiipit ata, nakikipagsabayan. And Kuselpi Set ay aabot din. Nandun yung Dawning Light. Pero di sa pan, flicker na gamit din ni Justin. Dash out mula kay Naomi. And si Ruby Didi, or Ruby Didi rather. Talagang ang kunat nito at may pag-agaw pa uli silang gagawin. Mm. Ang ganda nung cancel out doon ni Teodum against Numinum Blast nga na inatem doon ni Naomi. But the problem with that is medyo napalayo na nga lang din sila sa main goal nila na makaagaw rin sana dito ng objective against Myanmar. Kaya napasama pa sila by giving a first blood on to the member of Myanmar. Mm. Myanmar, they are really holding on sa kanilang playstyle at hindi talaga nila pinapakawalan, ha? Uy! Oy! Napakatapang naman yung dito! Grabe! Kaya siya yung OG! Kaya siya yung OG, pre! Wah. Siya yung nagpasimuno lahat ng to! Nagpasimuno ng Taxilot! Taxilot, that's mine! Sabi wow! Niya. Kaya pala, Ken, akin! Oo, tama! Tama! Akin! Tama, tama. Papatulan ko yan. Okay. Salamat. Pero, eto ah, unti-unti na rin nakukuha ng Team Myanmar yung lead. 800 para sa kanilang kupunan and may dalawang kills na rin sila nakuha rito. And gusto ko yung ginagawang aggression nila. Naomi actually, kahit yung hero niya, eh, hindi talaga literal na pinang frontline. Talagang ano eh, talagang yung gigil niya sa pagbigay ng vision ay nandun pa rin naman talaga. Pero si Teodum, pinagtulong-tulungan natin ng members mula dito sa Team Myanmar. Pero makakakuha din ng kill. Retribution na gamit na Phantom Execution para makatakas. And Chen Levan at itong si Chiang Piset ay aatras na rin muna. Medyo nakakagulat na nga lang din. Sinabi mo, di ba, dito si Naomi, he's really trying his best. Yung gigil niya naman nagre-reflect. Yep. Kasi every time na meron siyang pwedeng ma-stun na nga lang dito sa side ng Cambodia, he goes for it. And another thing is that yung Guardian's Bulwark niya is so on point na nakikita natin kahit konting buhay nakakataas pa rin sila. Napakalaking bagay na yun for Myanmar. Lalo na ngayon, nag-respond na nga yung isa pang turtle buff. Nandito na ang karamihan sa mga member ng Myanmar. Ready na nga ba sila Odom to go for the counter initiative or counter-initiate? Uy, breaker na gamit na. May pagtipid din. Split-split as well. Pero si Teodum, dinamahan dito ng charge. Andun yung ultimate mula kay Xiang Pisen. Dinamahan. Anong minublast? Dalawa. Pero makakaiwas dito si Chaldaban. And may flicker din. Nakay po. Medyo delikado ata dito ang Team Cambodia. Binibigla talaga ng Myanmar. Pumapasok lang under return dito si Ken. Andun yung bouncing ball. Tyrant's Reach hindi tumama. At si Kusal Piset ay maiipit sa tatlong members mula sa Team Myanmar. Lalayo na siya dun sa may tore. Pero ahabulin siya Ruby, Didi, and Justin. And siyang makakakuha ng kill. Naipit siya dun. Siya ay napisit. Dun sa mga... doon sa mga galamay at sa pagpa-flank dito ng side ng Myanmar at wala siyang magawa kasi sinusubukan niya talaga makatakas. But then again, Cambodia, ang maganda dito is nakakuha ng item dito si Claude. Ba't kayo tumatawa? Wala. Dalawa kasi sila napisit doon. Oo, tama. Dalawa. For the side of Cambodia. Pero ang dire naman ng Myanmar, dinadaan nila sa biglaan kasi karamihan ng mga plano pag biglaan natutuloy talaga. Pero yung biglaan nila, well-systemed eh. Organized, alam nila kung sino ipa-priority sila. And as well as, nakikita natin na minimize dito ni Naomi actually yung setup na meron yung Cambodia by eliminating the position perfect for Odom with the Kufra. Another thing here, nabanggit mo nga na si Kun Ami nakakapag-farm siya. And he's actually one of the highest farmer here pagdating sa player gold. Kasi nga naman, ginagawa niya, hindi mo na ako sasama, konti pitik lang, sakto sa kanyang emblem na avarice na nga lang din with extra gold. Pero ang problema, makakapag-farm ka, pero you need someone then to assist you kahit papano. Meron ka mang way of escape, that's a BMI, meron ka mang flicker, pero kapag ka inabangan ka naman on all sides of the map, doon magdedelikado yung buhay ng Cambodia. And that is why, naramdaman din nila yung threat, may pag-asa tayo kay Kun Ami, so why not at pondohan natin siya. Baka dito tayo maka-make ng bawi against Myanmar. Justin and the others, nandito sila. Sinusubukan nila hulihin si Kun Ami. Okay. Kaso, si Odom ha, kamuntigan niya mauli si Justin. Naipit na yung mga member ng Cambodia dito. Masyadong mailap ang members ng Cambodia. Ngayon, yung turtle ay buhay na rin. So, pwede mag-transition na muna dito ang Team Myanmar. And unahin na muna itong malaking objective na ito. Medyo lalayo na rin ang gold laner mula sa Team Cambodia. At malaya ata sila doon sa bitope. Pero iipitin nila dito si Justin. Mapapasplit-split din. Nandun yung Dawning Light. Pero hindi pa sapat yung damage. Andito yung mga puncture play. Phantom Execution as well. Teodum. Lalayo na. Pero sa may bandang ibaba. Okay.
ano muna, atrasan muna and ceasefire daw muna para sa magkabilang kumulan. Uy, ginag-give up na dito ng side ng Myanmar at ng Cambodia yung mga turtle. Parang hindi na nila goal talaga na mag-contest pa. Alam nila kung anong merong kalamangan niya yun yung side ng Myanmar. And for Cambodia, paramdam ko next day ko contest sila dito yung Lord May. Sa Lord na talaga. Kasi sa napapansin natin ngayon, they have what it takes. Kaso nga lang, wala pa silang ganong maibato against the side of Myanmar. Imagine, we're going into the 8-minute mark ng laban natin. 0-7 pa rin ang ating current kill score. This just says na ang Myanmar, pagdating sa initiations, mas gusto nila yung sila na susunod. They're not reacting to anything that Cambodia is attempting to do. Pagkos ginagawa nila, mag-back tayo. Sayangin natin yung ma-ultimate sila, then focus on the greater picture or focus on the bigger pictures, which is securing turrets after Cambodia. Kasi nga naman, liliit lalo yung mapa nila. Objective lang talaga ang target. Pero si Naomi dito, andun yung shield. And si Kosal Piset, pagpasok niya, naramdaman na niya eh. May mga normal hits na talaga na tumatagos sa kanyang balat. And Myanmar ngayon, may pagtalo with the Tyrant's Revenge, bouncing ball, and yung Luminum Blast habang di sumibad ang ibaba. May tamang pagkagat, Mortal Coil, na iwasan yon with the puncture, with the Torn Rose, and puncture play muli. Habang si Ruby Didi naman ay kakapit, ang Kosal Piset versus three members from Myanmar. Tinitipitipian na lang nila, pero buhay pa rin si Ruby Didi. And Zippy again with the kill. At ito na yung pagsugod ng Team Myanmar. May pag-agaw na rin sila nagagawin doon sa Purple Buff. Unti-unti nang lumiliit ang kamapahan dito ng Cambodia. Yung akala mo makakalamang na yung Cambodia bago lumiko yung camera natin on the bottom side, doon nagkamali na nga lang din. Kasi ang Myanmar, they know they have the capability. Meron din silang panggaya nga onto the split-split or even, or rather, yung ultimate dito ng isang blue against the side of Cambodia. Pero kung mapapansin din kasi natin, ang ginawa lang talaga doon ni Ruby Didi, kaya niya ba? Tingin. Yun yung recall niya doon. Tingin sa akin. Go on to the dashes na nga lang din. Tapos, ZP, are you ready? Or kahit na hindi si ZP, Naomi, go for the mini stun na nga lang din against Cambodia. And that will be it. Nagsalu-salungat sila dito ng ibang target natin, even onto the camera. Pero nagkasundo sila sa pagkuha na nga lang din muli ng mga objectives against the side of Cambodia. And that is why established na naman ang gold lead nila na around 9,000, almost 9,000 against the side of Cambodia. And not only that, nandito na naman nga yung napakasakit na item ni ZP with the corrosion site, DHS and the golden staff. Kaya naman mamaya mag-e-enjoy na naman siya ng husto. Cambodia. Paano kayo lalabas sa pwestong ito? Nagmamarch na yung Lord sa may taas. First Lord to. And ang ganda na pagka-final stash doon. Pero hindi iyon ang importante. Kasi ang importante ay mahalaga. Basically guys, nahuli na dito si Kun Amei. Walang pang wave clear halos na dito yung side ng Cambodia kasi wala na yung Blazing Duet. May sa tapatan na pinablalo dito pero may ipit yung jungler mula sa Cambodia na final slash muli. Kosal, Piset and the rest of the members from Cambodia. Dalawa lang natitira. Bababa naman yung death timer ni Kuna May at mabubuhay na rin siya. Dawning Light ay ginamit na pero parang bitin pa rin talaga yung damage ngayon. May setup na inaantay dito ang Team Myanmar. May Tyrant's Revenge din na nakaabang. May iiwasan with the puncture mula dito. Again! And si Kosal, Piset ay mapapatay ni Justin. Blazing Duet para maklear ng mga minions. Pero look at those light wheels. Inaabutan talaga kahit sinong lumapit. And ubus ang mga tori dito ng Team Cambodia. May natitira sa may bandang ibaba dahil kulang nga yung mga minions. Pero yung final slash, Ruby Didi with the Ruby Didi play mula sa kanyang Arlet and Numinum Blast. Makakaiwas dito ang Team Cambodia ngayon. Bumagsak na lahat ng tori mula sa kanilang kupunan. Pwede mag-base lock. Andun yung mga catapult. Pero may set up mula kay Tio Do. May Tyrant's Rage. Final slash muli dito kay Ruby Didi. At ngayon, tuloy-tuloy nga ba ang pag-atake dito ng Myanmar? At sila, dalawang members ay wala. At ang bronze medal ay makakasak.